Magandang araw po mga kaibigan. Siguro, curious po kayo kung ano ang pinaka-paborito kong ulam. At sa totoo lang, lahat masarap, hindi ako na mamili. Pero itong lulutuin natin ngayon, naging pinaka-una kong paborito at ang dahilan kung bakit ako na-inlove sa mga gulay. Kaya ngayon araw, magluluto tayo ng ginisang gulay. At ito ang ating mga sangkap ngayon. Kamatis, sibuyas, bawang, sitaw, okra. Frozen po yung mga ito kasi nung binili namin sa Asian Market Vlog namin, hindi namin alam kung kailan lalutuin. Kaya freezer ni Jess para hindi masasira. Ampalaya, talong, kalabasa. Ito ang pinaka-paborito kong gulay. At dahil gisa, ang gagamitin natin karne is giniling na baboy. Pero pwede naman hipon o kahit anong gusto mong karne. At ang pangpalasa natin ay paminta, asin, at patis. Ayun, agluto tayon. Simpleng gisa muna tayo, kaya lagyan muna natin ng mantika. Tapos, pag mainit na yung pot mo, sibuyas muna. Tapos, lagyan mo ng bawang. Pag medyo brown na yung bawang mo, lagyan mo ng kamatis. Pag medyo malambot na yung kamatis natin, ready na tayo para sa giniling natin. At syempre, antayin lang natin ma-brown at lutuin yung karne. Habang nagluluto ang karne, lagyan natin ng paminta. Ayun, halo-haloin lang natin para maluto ang karne natin. At ang sunod, unahin na natin itong kalabasa kasi medyo matagal siyang maluto. At dagdagan muna natin ng konting tubig para hindi masunog. Haluin lang natin, tapos takpan lang natin at hayaan lang maluto yung kalabasa. Mga 5 to 10 minutes, malambot na ang kalabasa natin, kaya ampalayan na. Tapos itong okra at sitaw. Yun. Oof. Ayan na ang ginisang gulay na love na love ko. At ang last na gulay, itong talong. Haluin lang natin. Ayan na, nahalo na natin. Takpan muna natin at hayaan lang maluto. Malapit na maluto, kaya depende po sa inyo kung anong gusto niyong lasa. Para sa akin, konting patis, asin, at syempre, huwag kalimutan ang magic. Ayan, nabangbanglo na. Excited na ako, gutom na gutom. Okay, taste test na. Grabe. Okay. Ready na. Tara, kain na tayo. Okay, ito na. Luto na ang ating gulay, ginisang gulay. At pangdagdag din natin itong adobong hito na ginawa ni Jess. Favorite kasi natin yun. Favorite na favorite din yung adobong hito. Kaya, okay, tikman muna natin. Kain na. Favorite ko talaga itong kalabasa. Super. Kasi matamis siya, malambot. Alam mo kung ano, paano yung favorite kong ginagawa ang kalabasa ng bata ko. Ano? Ipisot mo siya sa kanin. Okay, thank you. Ipisot mo siya. Tapos, i-mix mo sa kanin. Ang sarap. Mm. Nung mga baby sila, Jiro, ginawa ko din to. Oo. Pisot mo lang siya. Ang sarap kasi eh. Yan, tikman na natin. Eh, kanan kita lang muna. Nag-adobo pala tayong hito. Ito yung malaking hito na binili din namin sa Asian Market vlog natin, di ba? Favorite ni Jake na isda ay hito. Kung mapapanood nyo yung isang video namin, nag-ihaw si Jake ng isang malaking hito. Oo nga pala, no? Noon pa yan, nung bago pa lang yung channel ko. Kasi ako hindi ako makakain ng gulay na walang isda. Mm-hmm. Ayan, tikman muna natin. Grabe. Ganyan na ganyan yung lasa. Nung unang tikman ko, I think nasa Makati ako noon. Mm-hmm. Nung 2009. Mm-hmm. Bagong-bago pa lang ako sa Pilipinas. Mm-hmm. At ito ang ulam nila. Ito ang pinakain nila sa amin. Oh man.
Talagang hindi ko makakalimutan. Yung kanin in love sa gulay. Mm-mm. Mm. Simple lang, no? Sarap pa. And yung fairness, yung apalaya mo, hindi mapait. Hindi mo ba alam na yung iba, hindi, sabi ng mga matatanda, hindi makapagluto ng apalaya. Mm-mm. Kasi mapait pag nagluluto. Pero alam ko, sabi nila din, yung mga taga-north na mga Ilocano, sabi nila, yung apalaya, kung hindi mapait, hindi masarap. Gusto nila yung mapait na apalaya. Sabagal. Tama. Kaya depende din siguro kung saan kayo. Sarap. Mm. Ang galing. Okay. Kaya ito ang isa sa paborito kong ulam. Kasi napakasimple. Pero grabe, ang sarap. And masustansya pa. Mm-mm. Puro gulay. Singa, challenge nga kita. Saan? Kantahin mo nga yung bahay kubo. Bahay kubo? Mm-hmm. Ano yan, pang bata? Oh, sige, saglit. Mm-hmm. Tingnan natin kung maalala ko. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Okay, tama na. Ay. Oo na. Alam na namin, alam mo, kantain, kawain na tayo. Ano ba yan? Anong klaseng challenge yan? Eh, alam na namang alam mo, alam mo eh. Kaya na lang tayo, babo lang. Alam na lang yung gusto ko, yung hindi overcook yung mga gulay. Mm-hmm. Yung may konting medyo crunchy. Hindi mm-hmm. lang, tikman ko itong adobo. The best talaga yung adobo ni Jess. Noon pa. Mm-hmm. Oh, perfect na partner pala niya, no? Mm. Itong adobong hito. Ayan. Make sure walang ang galing. Yeah. Ay, salamat. Nung bata din ako, hindi ako kumakain ng gulay. Hmm? Kumakain, pero... Nung mamili ka noon? Hindi ako masyado sa... Naalala ko, hindi ako masyado sa ampalaya. Oh, talaga? Napapaitan ako. Pero habang tumatanda, parang naging... Alam mo yun, naging super ano na lang sa panlasa ko yung ampalaya. So, kahit na mapait dyan or walang pait, basta ampalaya. Oh, ganun din sa akin, di ba? Mm-hmm. Kung naalala mo, nung unang pumunta mo dito sa US, nagluluto ka ng ampalaya na may itlog. Mm-hmm. At ayaw ko, sabi ko mapait. Pero ngayon, parang wala lang din sa akin. Masarap. Mm-hmm. Pati kung naalala mo yung isang pinsan ko, si Brick, di ba? Nung nagluto ako, first time magluto ako ng ginisang ampalaya dito sa US, pinaka-first. I think nandun tayo sa bahay nila, kuya mo. Mm-hmm. And nagluto ako ng niyan, ginisang ampalaya, tapos may tinola. And gumamit tayo ng papaya. Gumamit ako ng papaya. Mm-hmm. So, nung unang tikim ng pinsan mo, naalala mo? Inubos anong niya. Sinabi, inubos niya? Nasarapan. Talaga, first time nito kumain. And take note, pure Americano po siya. Mm-hmm. Never niya natry ang ampalaya. Mm-hmm. Pero, alam mo naman, ngayon, yung asawa niya, Pilipina din. Tama. Kaya, na-inspire tuloy siguro. Dahil ata doon sa ampalaya na yun, na-inspire siyang mag-asawa din ng Pilipina. Grabe naman yan. Mmm, ang sarap. Uy, nandiyan si Jiro. Are you hungry, Bobby? Gutom ka? Come here. Thank you, be. Ang sarap. Sa ulit, tinuto ka ulit. Siyempre naman, ah. Ikaw naman ang nagturo sa akin. Huwag kang magsasawang magluto para sa excited talaga ako munang Pinas ulit. Fresh na fresh yung mga gulay doon. Diba? Tama. Kahit ganito lang araw-araw. Ano? Mm-hmm. Gusto lang po namin magpasalamat sa inyo lahat sa panonood sa aming mga video, sa mga pagluluto, sa aming mga family vlog. Kung napansin po ninyo, malapit na po kami mag 100,000. Kaya maraming salamat po sa mga bago natin subscribers at lalo na po sa mga nauna natin mga subscribers na noon pa. Mas lalo po kami na i-inspire gumawa ng mga video kasi sa mga mababait na mga comments, di ba? Uh-huh. Kaya maraming salamat po sa suporta. Sa susunod po ulit, ingat po kayo!